Okay, magandang araw sa ating lahat. So ngayon magpapalit tayo ng kita. Brake fluid ng ating front brake. Ang kailangan lang natin, Phillips screw. Ayan. 8mm close wrench. Isang hose, ayan. Siyempre lagayan ng ating ilalabas na old brake fluid. Siyempre, brake fluid kailangan natin and basahan. Okay? So first, position natin. Kung nakikita niyo itong takip na ito, ayan, yung may rubber cap, tanggalin niyo 'yan. Ilagay natin itong 8mm na close wrench, ayan. Tapos ilagay natin itong hose, ayan, dapat saktong-sakto doon sa butas dito. Pero dapat nakakagalaw ito, itong wrench natin. Ilagay natin itong lalagyan ng bottle na may didrain natin. So ayan, nakaposition na siya. Punta tayo ngayon sa bandang taas. Dito sa part ng ating lalagyan ng ating brake fluid, gamitin natin itong punas. Ipalibot natin dito. Kasi ang ating brake fluid, nakakasira ng pintura. Ayan, pag nakontaminate yung fairings natin, sira ang pintura. Matutunaw, malulusaw. Kaya, kailangan hindi makontaminate. Ayan. Tapos gamitin natin yung Phillips screw. Okay, paluwagan natin yung dalawang tornilyo dito sa bandang cap. Ayun. Yan, tanggalin natin yung cap and including itong ito, diaphragm. Yan. Ayan, pag nakabukas na yan, punta tayo sa baba. Then, i-open natin ito. Ayan. Pababa. Open natin, pababa. Ayan, makikita nyo, may tumutulo. May tumutulo na. Magpapump tayo dito. Pump. Huwag natin bibitawan. Tsaka natin i-close ulit dito. Pag na-close na, release natin yung lever. Tapos pump. Ayan. Habang nakapump, i-release natin itong drain. Ayan, may tumutulo. Tapos close natin and release natin. Magpump ulit tayo. Pump. Pump. Ayan, may resistance na ulit. Nararamdaman niyo yung resistance. Pump. Ayan. Tsaka natin i-release ulit dito. Ayan. So, ulit-ulitin niyo lang yan. Close. Release natin yung lever. Pump. 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 Release. Ayan. Pag tumulo na, close ulit natin. Tsaka natin i-pump yung lever. Press. Press hanggang makadama ng resistance. Ayun, may resistance. Tumitigas yung lever. I-release ulit natin. Ayun, may tumutulo. Ulit-ulitin yung procedure. Close. Tapos, pump ulit. Ayan, wala siyang resistance. Pump ulit. Hintayin nyo na may resistance. Ayan, may resistance na. Tumitigas na. Ah, hindi na tumaabot tong lever dito. Okay? Ibig sabihin, non-goods. Press natin na ganyan. I-hold natin. Tsaka natin i-release. Pababa. Ayun, may tumutulo. Pag tapos ng tumulo, close ulit natin. Tapos mag-pump ulit tayo dito. Pump. Pump. Ayun, may resistance. Hintayin yung tumigas. Yan. Yan, matigas na. Pump natin. Release. So, ganoon lang yung procedure. Ulit-ulitin hanggang maubos yung nasa reserve tank ng ating brake fluid. Ayan. Basta itong tandaan nyo, ah. Bago nyo i-release ito, bago nyo i-drain, siguraduhin nyo munang nakakapit itong lever natin. Nakakapit. Yan. Yan. Habang nakakapit yung kamay natin dun sa lever, nakapress,
saka natin i-release. Okay? Ayan. Pero wag na wag natin bibitawan yung ating kamay doon sa lever. Steady natin. Bibitawan lang natin pag linose na natin. Ayan. Pag na-close na, pwede nang bitawan. Tsaka ulit tayo mag-pump. Hintayin natin na may resistance. Ayan, may resistance na. Pag may resistance, hindi na aabot yung lever dito. Ah, hindi na aabot yung lever dito sa hand grip. Okay? Paulit-ulit lang ganun yung proseso. So, ayan. Pag nakita nyo nang malapit lang maubos yung sa reserve tank na lalagyan natin, i-close nyo na itong ito. Close. Yung drain plug. Ayan. Tsaka natin, i-release yan. Tsaka tayo magdagdag. Okay. Paulit-ulit lang yung procedure hanggang may labas lahat yung lumang nakalagay dito. Tapos pag natapos na, pag malinis na yung lumalabas, wag lagyan na natin, ito na yung last na ilalagay natin. Sa yung sakto lang dun sa bandang linya. Huwag nating punuin, hindi pwedeng mag-overflow yan. Okay? Tapos, bago natin ibalik to, itong diaphragm nya at itong cup, yung takip. Okay, siguraduhin natin naka-close doon sa may drain bolt ah. Pigain natin itong ito. Pigain natin itong lever hanggang magkaroon ng resistance. Ayan. Dapat matigas yan. Dapat matigas siya. Hindi yan malambot. Okay, dapat ma-feel yung resistance. Ayan, may resistance na siya. Kaya, paano natin malalaman na may resistance? Siyempre, hindi nyo na basta-basta, madaling ma-press na itong lever maabot dito. Yan, matigas. Feel nyo yan. Yung nakikita nyo, yan, lumalabas yung mga bula galing dito. So, yun yung gagawin nating procedure. Yan, kailangan mawala yung mga hangin na nasa loob ng hose. So, pag okay na, balik na natin to. Yan. Okay. Tapos punasan natin. Mahirap na, baka may ma-contaminate. Pero kung mas mainam, paliguan nyo ng tubig. Ha? Hugasan nyo ng tubig para hindi ma-contaminate. Tapos sa baba, tanggalin na natin tong hose. Ayan. Pati itong wrench, siguraduhin natin na naka-close. Mahigpit, maigi, para hindi mag-leak. Then, close natin. Ayan. Tapos kung makikita nyo may nag-leak doon, punasan. Ayan. Or basahin ng tubig.